Sa boxing, may ilang bagay na nakita si fight analyst ni si Icaciano na anya'y posibleng naging dahilan sa pagkatalo ni former IBF minimum weight champion Rene Marc Cuarto kay Daniel Valadares noong Sabado sa Mexico. Para sa detalye, narito ang report ni Paolo Salamatin. Bigo si 25-year-old Ponot Zamboanga del Norte native boxer Rene Marc Cuarto na madepensa na kanyang International Boxing Federation o IBF minimum weight crown nang matalo via split decision kay Mexican challenger Daniel Valladares noong Sabado sa Monterrey, Mexico. Agresibong pumasok sa first round si Cuarto at kumonekta ng mga asintado at mabibigat na suntok kay Valladares. Ipinagpatuloy ito ni Cuarto na naging dahilan ng cut malapit sa kaliwang mata ng Mexican rival sa ika-apat na round. Naging dikit ang salpukan ng dalawa sa later rounds, ngunit ang huling dalawang round lamang ang kinailangan ni Valladares para makuha ang score ng mga hurado. Dalawang judge ang pumabor kay Valladares, 116-111 at 115-112, habang ang isa naman ay pumabor kay Cuarto, 114-113. Sa panayam ng PTV Sports, ibinahagi ni fight analyst ni si Icaciano na masyadong nag-focus ang Pinoy boxer sa kanyang right cross at kinulang sa mga kombinasyon. He could have buried these attacks, baka siguro mas pumabor sa kanya yung laban at yung scorecards. May ilang moments in the fight na ito nga si Valladares ay madali na niya nababasa yung susunod na gagawin ni Cuarto. At sakto na yun, ay iwasan na niya nga itong go-to punch ni Cuarto. So, ilan siguro yon sa masasabi ko maaaring pagkukulang ni Rene Marc Cuarto. Naniniwala rin si Icaciano na maaaring ibasa ng kinalabasan ng laban kung knockdown at hindi slip ang itinawag ng referee sa isang bagsak ni Valladares sa ikawalong round. Maliban pa rito, binawasan din ng isang punto si Cuarto matapos matanggalan ng tape ang kanyang boxing gloves sa ikasampung round. Mukhang tumama itong suntok ni Rene Marc Cuarto before bumagsak. Pero in another angle, makikita natin nag-off balance bago na ibato. Pwedeng tama yung call ng referee na hindi tawagan ng isang knockdown. Lalo doon sa sinabi mo kanina yung tape. Yun din ang pinagtataka ko eh. Siguro yun yung mga instances na it's way beyond them. Lalo sila yung visiting na partido sa laban na to. Dahil sa panalo, napaganda ni Valladares sa 26 ang kanyang panalo, kakabit ang 3 talo at 1 draw. Habang sumadsad naman si Cuarto sa kanyang 3 talo sa loob ng 25 professional fights. Ayon kay MP Promotions President Sean Gibbons, posibleng magkaroon ng rematch ni Cuarto at Valladares kung gaganapin lamang ito sa Pilipinas o neutral na bansa. Paolo Salamatin, PTV Sports.